Welcome back mga Infotech ng Bayan. Sa nakaraang video ay pinag-usapan natin ang assignment operators. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang comparison o relational operators. Tara! Bago ang lahat, kung bago ka sa channel na ito, click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi ang updated. Kung nagawa nyo na yan, tara na't simulan ng pag-aaral! Ano nga ba ang comparison o relational operator? Ang comparison o relational operator ay ginagamit para magkumpara ng mga values ng operands. May walong symbol para sa operator na ito. Ang equal, ang equal-equal para sa is equal to, ang equal-equal-equal o para ang tatlong equal para sa identical o equal na siya pati sa type at sa value. Ang not equal o exclamation point equal. Ang exclamation point equal equal ay para sa not identical. Ang greater than. Ang greater than equal. Ang less than. At ang less than or equal to. Ang mga symbol na yon ang ginagamit para sa pag-evaluate ng mga value ng operand. Take note, kapag natapos ang evaluation or pagkukumpara, ay boolean value na true or false ang ibibigay ng operation. Para mas maintindihan nito, buksan natin ang ating Sublime. Gawa tayo ng bagong file. At ang file na to, tatawagin natin siyang comparison.html. File, save, comparison.html. Gaya ng mga nauna, ilagay natin ang structure ng ating HTML. Tapos, maglagay lang tayo ng ating H1 para sa ating label. Comparison slash relational operators. Katapos ay ang ating script. Mag-declare tayo ng ating mga variable. Var b equals to 2, var c is equals to 10. Gawin natin i-string yung a para mas ma-appreciate natin yung identical at saka yung not identical. Gawa tayo ng h3. Para mas makita natin yung ating output mamaya. Duplicate lang natin. At lagyan natin ng slash para sa ating closing. Ngayon ay gawin naman natin yung ating evaluation. Ang unang i-evaluate natin ay yung kung yung A ay equal-equal ba siya sa B. So, syempre, ang sagot dyan, yung 10 ba ay equal ba siya sa B, which is 2. Syempre, false yan. Well, document that write para lang magkaroon tayo ng BR. Pagkatapos ay kopyahin natin ito. Isunod natin i-test ang C at kung equal ba siya sa A. Alam natin na parehas 10 yan. Pero sila ay literally equal. Kaya ang value niyan ay true. Duplicate natin ito. At sabihin natin, identical ba sila? Dahil yung A ay string 10 at yung C ay numeric 10, hindi sila identical. Kaya yan ay false.
i-duplicate natin ito. At sunod natin i-test ay kung si Siba ay equal, ay not equal siya sa B. Si C ay 10 at si B ay 2. Kaya ang output nito, ang output nito ay false. Tignan natin kung si C ba ay greater than B. Ang sagot ay true. Subukan naman natin i-test si A greater than equal low ba siya sa B? Ang sagot syempre ay true dahil greater than nga ang A sa B. Ang value ng A ay 10, ang B ay 2. Duplicate natin. Isunod naman natin si C. Test natin kung siya ay less than ng kay B. So, syempre, ang sagot dito ay false. Kasi, greater than ang C. Hindi less than. Duplicate natin. I-test naman natin si A kung less than or equal ba siya sa B. Si A ay 10, si B ay 2, kaya ito ay false. I-try naman natin kung not identical si A at si B. O syempre, ang sagot dyan ay true. Kung si C at si A naman, kung itetest nyo kung not identical sila, syempre si C ay 10 at si A ay string na 10. So, ang sagot dito ay true. Kopyahin natin ang BR at ilagay natin matapos ang evaluation natin para magkaroon lang tayo ng new line sa bawat output. I-save natin yan. Kapag na-save na natin yan, i-right click natin ang ating Sublime at i-open natin ang file sa ating browser. Mukhang may mali tayo sa ating ginawa. Balikan natin ating Sublime. Hindi natin nalagyan ng dot right ang ating mga evaluation. So, ang gawin lang natin ay copy natin ito at i-paste natin sa ating kulang na document. Dot right. Yan, dot right. Dot right. Dot right. Paste. Save. Refresh natin ating browser. At kung papansin ninyo, yan yung result ng ating evaluation. Obserbahan natin. Yan. Gaya ng sabi natin, ang 10 ay hindi equal siya sa B, kaya siya, ito ay false. Itong A at C ay literally equal kaya naging true. Itong C at A, although literally equal sila, ay hindi sila identical kasi magkaiba sila ng data type. Si A ay string, si C ay numeric. Kaya ang evaluation dito ay false. Sa pang-apat ay true dahil kabaliktaran lang naman ito nung nauna. Hindi raw equal ang C sa B. Tama. Kaya naging true yan. Greater daw si C kay B. Tama rin yan. Si A daw ay greater than or equal kay B. Tama rin yan. Si C ba raw ay less than ng B. Siyempre false yan. Mas malaki ang 10 sa 2. At yung huli naman ay false pa rin kasi mas malaki ang A sa B.
Dito naman sa huli, copy natin ang document. That right, hindi pala natin nailagay. Save natin. Itong A, not equal, not identical sa B, that is true. Kasi kahit na pareha sila ng data type na numeric, ay itong B ay 2, ito namang A ay 10. Actually, dapat ito ay C. Ito kasing C ay numeric, so pareha silang numeric, pero itong si B ay, ang value niya ay 2, si C naman ay 10 na numeric. Kaya ang output nito ay true kasi hindi sila identical. Save natin. Refresh natin yung browser natin at magpapakita yung true. Kung nag-guess nyo yun, hanggang dito na lang muna sa ngayon. I-like mo ang video na ito at mag-comment ka para ma-improve natin ang mga susunod na video na gagawin natin. Until next time!